Hi guys, it's Armir. Welcome to Armir TV. Para sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang aking mga top picks para sa ating top 20 films of the decade. So ibig sabihin ito yung mga pelikula na pinalabas simula noong 2010 hanggang 2019. And disclaimer lang po, hindi po masyadong madami yung mga pelikula na napanood ko. And some of you may find my choices very weird kasi may mga nabasa na po akong mga listahan itong mga nakaraang araw na yung ilan sa mga films na nandoon sa listahan nila ay napanood ko na, but then again, hindi siya pumasok sa listahan ko. Gusto ko lang sabihin sa lahat na I support lahat ng kinds ng pelikula, may it be indie or mainstream. Ayoko nilalagay nila ng label ng ganun kasi for me, kahit anong san man yan galing, sa big production house man yan o sa small, for me it's still films. Itong mga pelikulang to ay art pa din at naniniwala ako na ginawa ang certain movie na yon para sa certain audiences. Kaya na-appreciate ko lahat ng klase ng pelikula. Kaya please don't judge. Pero para sa akin, ito yung nagmarka na 20 films ng nagdaang dekada. Number 20 is Eerie by Mikal Red, starring Bea Alonzo and Charo Santos Concho. Hindi ako masyadong fan ng mga horror films, pero sobrang nagustuhan ko yung jump scares ng pelikulang ito. It's very haunting and compelling yung storytelling ng director. Number 19 is Bliss by Gerald Tarog. Super fan ako ni Iza Calzado kaya ako pinanood tong pelikulang ito and hindi naman niya ako binigo. Her performance was superb and sobrang ganda lang kasi talagang habang pinapanood ko yung film, dinadala nila ako sa ibang dimension and nagustuhan ko rin yung screenplay ng movie. At number 18 is Jason Polaxamana's Babagwa. Gustong-gusto ko yung tema ng pelikula. It's about catfishing and it's not everyday na nakakita tayo ng ganitong klaseng pelikula. Gusto ko rin na nag-incorporate sila ng mga Kapampangan lines. Partly nakaka-relate ako kasi galing kami sa Pampanga and hands down ako sa performance dito ni Alex Medina tsaka ni Alma Concepcion. Number 17 is Eric Salud's Ligo na You, Lapit na Me. This is based from the book of Eros Atalaya and nabasa ko yung book, maganda yung book, napanood ko yung movie, sobrang ganda rin ng movie and ito yung kasi ng pelikula na kikilitiin ka hanggang dulo. And for me, bagay na bagay, si Edgar Allan Guzman tsaka si Mercedes Cabral. Number 16 is Eduardo Roy Jr.'s Pamilya Ordinaryo. To be honest, hindi ko kilala yung mga bida sa pelikulang ito, but they gave excellent performances. And nung napanood ko palang yung trailer, parang sinasabi sa akin ng trailer ng pelikula na hindi ko dapat palampasin ang pelikulang ito. The last 5 minutes of the film was really outstanding. Naalala ko pa sobrang nagisigawan ng tao noon sa CCP kasi sobrang breathtaking, sobrang nakakaba, sobrang intense nung last 5 minutes ng pelikula. Talagang hands down ako, sobrang galing. Number 15 is the much-awaited sequel of the Cathy Garcia Molina film One More Chance, entitled A Second Chance. Sobrang gusto ko yung movie kasi parang napaka-realistic, napaka-natural nung batuhan nila ng linya. And syempre, sobrang bagay si John Lloyd Cruz at saka si Bea Alonzo. And for me, nag-level up talaga yung character nila. Very mature yung naging atake nila. And alam ko na single ka man o meron kang karelasyon, alam ko na totally nakrelate ka sa pelikulang ito. Number 14 is Alvin Yapan's Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa. For me, this film is very poetic. Napakaganda ng screenplay ng pelikulang ito. And sobrang galing dito ni Rocco Nacino, ni Paolo Avellino, tsaka ni Miss Jean Garcia. Napakalalim ng pelikula, napakaganda ng tema, and napakaganda na nag-incorporate sila ng kakaibang subject dito, which is LGBT. And at the same time, parang yung tone ng movie, parang dun sa, ano bang tawag sa ganong klase ng relationship? Parang May December Affair. Yung pelikula, yung premise niya nung simula, but then iba yung tinakbo until the end.
Gustong-gusto ko rin yung official soundtrack ng pelikulang ito. At number 13 is Olivia M. Lamasan's Starting Over Again. Sobrang tuwang-tuwa ako sa pelikulang ito kasi finally nagkaroon na ng movie si Piolo at saka si Tony. Plus may isa kalsado pa na sobrang ganda rin ng performance. Gustong-gusto ko kung paano nila binuo yung movie. Napaka-subtle ng approach nila pero alam nila yung formula para pakiligin yung mga tao. And gusto ko rin yung lesson na iniwan niya at the end of the film. For me, isa ito sa mga best romance movies of all time. At number 12 is Alberto Monteras II's Respeto starring Looney and Abra. Sobrang natuwa ko sa pelikulang ito kasi kakaiba siya. It's not every day na nakakita tayo ng pelikula na mayroong mga flip-top. Nakikita natin itong mga artist na to na umaarte. And natuwa ako dun sa mensahe ng pelikula. And I just hope na marami pang ganitong mga klaseng pelikula ang gawin because these are eye-openers. Binubuksan niya tayo sa ibang dimension. And for me, napaka-realistic din ng approach. Napakaganda ng cinematography, napakaganda ng screenplay. So for me talagang nagmarka sa akin tong Respeto. Number 11 is Joyce Bernal's Miss Granny. So ito yung ating adaptation ng isang Korean movie and sobrang nagustuhan ko itong pelikulang ito. Bagay na bagay kay Sarah Geronimo yung lead role. Magaling si Miss Nova Villa, okay si Sian Lim, okay din si James Reed. Ang ganda ng soundtrack ng pelikulang ito. Nakakakilig and yung last 3 to 5 minutes din ng pelikulang ito, kumakapit na ako sa silya ko kasi sobrang exciting habang tumutugtog yung isa pang araw ni Miss Sarah G. Talagang you are craving for more kung anong sunod na mangyayaring eksena. And for me, napakaganda rin ng mensahe ng pelikulang ito, especially na nagsentro siya sa mga senior citizens and sa struggles nila as a person kapag tumatanda na sila. Number 10 is Chris Martinez, Here Comes the Bride. For me, napaka-refreshing ng pelikulang ito. Napaka-ganda ng konsepto, napakagaling ng cast, wala kang itatapon sa kanila. And isa ito sa mga comedy films na meron talagang saysay, may ibubuga. And up to now, isang dekada na ang lumipas, umaasa pa rin ako na sana magka-sequel ang pelikulang ito tulad ng nababalita dati. Number 9 is the documentary film by Michael Collins entitled Give Up Tomorrow. This is about this controversial issue here in the Philippines about the alleged kidnapping of two sisters. Sobrang controversial ng pelikulang ito. Sobra akong naiyak at sobra akong nagho-hope na sana may hustisya pa dito sa Pilipinas. And sobra akong na-attach sa pelikulang ito kasi talagang finalo ko yung kasong ito, especially na nag-resurface siya ulit lately dito sa Pilipinas. Number 8 is of course Antoinette Hadaones' Never Not Love You starring my favorite love team, Jaydeen, James Reed, and Nadine Lustre. Napakaganda ng pelikulang ito. I think it's their best performance up to date. And gustong-gusto ko yung batuhan nila ng linya. It's very natural. And I like that it is really mature. Walang patwitams. It talks about what is really happening in a relationship, especially dun sa age na pinoportray nila. And gustong-gusto ko yung production design. Gusto ko yung theme song ng pelikula. And I like how the story was told. And hindi ito yung typical na love story na napapanood natin, pero ito yung love story na gugustuhin mong ulitin, iyakan, at kahit masakit, papanoorin mo pa siya ulit. At number 7 is Kathy Garcia Molina's Four Sisters in a Wedding. It's a family drama film. It's very relatable and it talks about the problems inside the family. And ilang beses ko na itong napanood, hindi pa rin ako nagsasawa. Iyak pa rin ako ng iyak, especially dun sa confrontation scene nila, which reminded me that I am the Bea Alonzo of the family. And wala kang itatapon sa cast members ng pelikulang ito. They all performed well, from those na may mga maliliit lang na role up to dun sa mga pinakabida natin, sa mga leads natin. Sobrang galing nila lahat. Very effortless. And napakaganda ng lesson na gustong ituro sa bawat pamilya. At number 6 is Chris Martinez, I Do Be Do Be Do. Nandito siya sa listahan ko kasi una,
minsan lang tayo gumawa ng pelikula ng musical and sobrang na-appreciate ko kung paano nila tinahe ang kanta ng Apo Hiking Society sa pelikulang ito. Napakasimple lang naman ng storya, pero nakaka-relate ako kasi it talks about family. Napakaganda rin ang lesson niya. Sobrang lakas ng chemistry ni Sam Concepcion at saka ni T.P. Dos Santos. Sobrang galing ni Eugene Domingo at saka ni Augie El Cacid. And napakayaman ng musika natin. So for me, dapat talaga napanood to ng mas maraming Pilipino. Sobrang cool ng atake and talagang bawat kanta ng Apo na in-inject dun sa movie talagang saktong-sakto and mas magiging proud ka pa sa musikang Pilipino pag napanood mong pelikulang to. At number 5 is Antoinette Hadaones' mockumentary 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay. So kung hindi nyo kilala si Miss Lilia Contapay, siya yung laging lumalabas na aswang sa mga horror films before. Sobrang ganda ng mockumentary na ito kasi naaliw ako, mas nakilala ko siya as a person. And tumangtuwa ako kasi nanalo siya finally ng kanyang Best Actress Award dito. First starring role niya rin ata ang pelikulang ito. And all praise ako sa kanya kasi talagang pinagsumikapan niya kung ano man yung narating niya sa career niya as an actress. And very interesting ang pelikulang ito. She's a natural actress. Panalong panalo sa akin. And kahit hindi ko siya talaga henerasyon, pakiramdam ko parte ako ng henerasyon niya kasi napanood ko pa siya nitong last decade sa mga appearances niya sa media. So, I'm very happy for her. And basta, aliw na aliw ako sa pelikulang ito at sana mas marami pang makapanood ng mockumentary ni Miss Hadaone. Number 4 is Ruel Bayani's One More Try. Christmas Day to pinalabas and very unforgettable sa akin to kasi tanda ko, all ages yung nanood na kasama ko sa sinihan sa SM Lipa. Sobrang ganda ng tema ng pelikulang ito. It's very fresh. Minsan lang tayong makakita ng ganitong klaseng pelikula sa Philippines. And gustong-gusto ko yung atake ng lahat ng mga cast members dito. Especially, of course, Angel Oxin and Angelica Panganiban who really gave everything in this film. Natuwa ako sa way kung paano ikwinento ang pelikula. And I love how they handled the film, kung paano nila tinapos yung pelikula. And for me, sobrang nagmarka sa akin talaga ang pelikulang ito. Especially the lines. Ang dami-daming iconic lines from this movie. At number 3 is Luis Suarez, RPG Metanoia. Ito yung kauna-unahang 3D animated films ng ating bansa. And sobrang cool ng naging atake nila dito. I really love yung visuals ng pelikula. Gustong-gusto ko yung mga voice actors na kinuha nila. And it really brings so much memories kasi the film talks about yung buhay natin noong kung gaano kasimple yung buhay natin kapag naglalaro lang tayo before and now that we have technology. And I love how they incorporated values in this film. And unforgettable din siya sa akin kasi alam ko nung nag-school tour ang RPG Metanoia sa LPU Batangas, ako yung nag-host ng event nila. Sana mas marami pang mga animators ang ganahan. Alam ko napakalaki ng budget na kailangan ninyo, pero sana mas marami pa kayong magawang animated films kasi alam ko na kayang-kaya nating makipagsabayan sa talento ng ibang bansa. Number 2 is Loris Guillen's Sayo Lamang. Mahilig talaga ako sa family dramas. Gustong-gusto ko yung umiiyak ako tapos nakaka-relate ako sa story ng bawat characters, ng magkakapatid, yung relationship ng son sa mother niya, sa father niya, sa mga kapatid niya. Especially nung pinalabas ng pelikulang ito, I'm not just sure kung alam ko patay na si mama noon. And sobra akong nakarelate kasi ilan dun sa mga eksena sa pelikulang ito parang nangyari sa amin in real life. Sobra talaga akong affected, sobra akong emotional kapag pinapanood yung pelikulang ito. Sobrang heartfelt and I just hope din na mas marami pang gawin ng the family dramas ang Star Cinema kasi for me, dun talaga sila sobrang galing. Sobrang galing ni Miss Lorna Tolentino, walang kupa si Miss Bea Alonzo, and dito rin natin nakita si Coco Martin, si Enchong D,
si Ina Magdayaw, Dieter Ocampo, Christopher De Leon, among others. And nga pala, kaya rin pala ito memorable sa akin kasi nung malapit na itong ipalabas, na-interview ko rin si Mr. Christopher De Leon noon for my school project. And he happens to be a board member that time. So he was promoting the film. So very, very close talaga sa akin ng pelikulang ito kasi ang dami-dami kong natutunan dito as a son. And gustong-gusto ko talaga na pinapaiyak ako ng mga pelikula. And on my number one slot is Eric Matiz, On the Job. It's a crime thriller film and action film din siya. Hindi ako masyadong mahilig sa ganitong klaseng genre pero kaya siya nag-number one sa akin kasi napaka almost perfect ng pelikulang ito. Ang ganda ng mensahe, ang ganda ng visuals, ang ganda ng storytelling, ang ganda ng sound effects, ang ganda ng production design. Everything was almost perfect and ito yung klase ng pelikula na ang hirap huminga sa loob ng sinehan kasi talagang pinipigilan mo na huminga, pinipigilan mong kumurap kasi baka may mamiss kang eksena. Pumalakpak ako after kong panoorin ang pelikulang ito. Sobra akong naging proud kasi kaya pala natin gumawa ng ganitong klaseng kabigat na pelikula. And saludo talaga ako sa lahat ng mga gumanap at naging parte ng pelikulang ito kasi talagang to the highest level, sobra talagang ganda, international levels yung datingan ng pelikulang ito. And I would recommend this film sa future generation kahit gaano siya ka-bloody kasi wala talagang sobrang superb. I'm lost for words right now pero sobrang superb talaga ang pelikulang ito. And that is my top 20 best films of the decade. So yan yung mga pelikulang pinalabas sa Pilipinas simula 2010 hanggang 2019. Meron ba akong na-miss na mga pelikula sa aking listahan? Kung meron kang personal favorite na wala sa listahan na aking ginawa, feel free to comment down in the comment section below para malaman namin at magkaroon tayo ng konting usapan at conversation kung ano-ano yung mga ilang mga pelikula na talagang nagmarka at tumatak sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and please subscribe on my YouTube channel para mas marami pa kayong update on the upcoming uploads na gagawin ko throughout the year. And i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag meron na akong bagong content na i-upload. Asahan nyo po na mas magiging masipag pa tayo ngayong taon, mas magiging hardworking tayo. And abangan nyo po yung mga pasabog natin in the coming days, weeks, and months. So muli, ako po si Armir Encarnacion and mabuhay po ang pelikulang Pilipino. Kasama nyo po ako, kakampi nyo po ako at patuloy ko pong ipagmamalaki kung gaano kaganda, kung gaano kagaling ang mga pelikulang gawa ng Pinoy.